siya si Shena. Yung dating katulong nung lola nyo sa dating bahay. Siya na kasi yung bagong asawa ng papa nyo. Bagong asawa po? Papa, may bago ka na pong asawa? Peter, di ba? Opo, Peter po. Huwag ka mag-alala. Aalaga ako kayo. Ha? Huwag ka mag-alala, Kuya Ray. Ako nang bahala sa kanila. Sa mga unang linggo pa lang, mula nang sila ay ibinalik ng kanilang ina, nakita na ni Vange ang kapangitan ng ugali ng kanilang madrasta na dati ay isang katulong. Sa murang isip ni Vange, nagtanim ito ng galit sa kanyang ina dahil sa pag-iwan at pagtalikod nito sa kanilang magkapatid. Ang hindi niya alam. Magbihis ka na agad ha, kasi may papagawa ako sa'yo. Nilabas ko to at yung plansyahin para tapusin mo. Lahat po ito? Hindi, magtira ka ng konti. Natural! Uubusin mong lahat, di ba? Okay, may lakad kami ngayon ng kapatid ko at inaasahan kong ubos mong lahat yan pagdating ko. At dagdag mo na rin yung malinis ang buong sala, okay? Pero tita, kailangan ko po mag-aral kasi may exam po kami ulit bukas. Hindi ba pwedeng pagsabayin? Nagtatrabaho ka at nag-aaral ka. Eh yun kung hindi mo kayang diskartehan kasi baka... mapurol din ang utak mo. Kaya mo yan, ha? Oh, iwan na kita, ha? Tapusin mo yan. Pero, Tita Shena... Walang pero-pero! Okay. Ah, bata. Ito ba yung address si Evangeline Uy? Ah, opo. Ako po si Evangeline Uy. Galing po kanino? Kumala, titi ngayon. Hey, thanks, bye. Tita Shena, sa akin daw po yung sabi ng mama. Oh, talaga? Bakit ka magkakaroon ng sulat? Hmm? Kikita mo yan? Ang dami-daming dahon. Tapusin mo yan! Hmm? Tita Shena! Akin po yung sulat na yan! Galing po ba yung sa mama po namin? Tita Shena! Pinapapasok kung lagi naman palang bagsak sa school. Eh, kasi pinipilit mong kapatid ni Jessie. Hindi ko naman pinapasok. Eh di, lalong sayang ang pera kung bobo naman pala yung anak ni Jessie. Hamon na. Hindi naman ako ang nagbabayad ng matrikula, di ba? Kasing batang to, ang ingot-ingot talaga ni Vance. Mana kasi sa tatay niya. Bobo talaga.